atin ang ating buhay. Kaligtasan, tulot sa sanlibutan, ang Diyos, salitang naging tao. Salubungin ng buong pagmamahal, Panginoon, may likha sa ating buhay. Sa ating puso tanggaping manunubos ang Diyos, salitang naging tao. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maririnig natin sa mabuting balita ang awit ng Mahal na Birheng Maria, o mas kilala sa tawag na Magnificat. Ito'y isang awit ng papuri na patungkol sa kagandahan loob ng Diyos. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kanwalatian. Panginoon naming Diyos, sari ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, utong anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kailingan, ikaw na nalulugnog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakita mo ng mong sa kamatayan na sadlap. Ibagaloob mong ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatawang tao nang may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa manunubos naming ito na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel,
Dinala siya ng kanyang ina sa templo, sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina, at isang pitsil na ala. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nananalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapin ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming sukling ay sa lungkot nasadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maari ninyo kaming patayin, maari ring buhayin. Maari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadakdakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maiyahanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia. Halinahari ng mga bansa, mga alagad iyong iadya, manunubos patawarin mo kaming nagkasala sa'yo. Magdiwang na Emmanuel ay darating, O Israel. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y napupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salinlahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig,
Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Malinaw po ba ang dating ko po sa inyo? Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Tayo po ay nasa ikapitong araw ng ating pagsisimbang gabi o Misa de Gallo. May 2 pa. Pero kamusta po ba? May 2 simbang gabi pa, tapos 3 na lang, Pasko na. So ang tanong ko po, kamusta po kayo ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan? Pwede bang ano muna tayo? Relax muna? Pwede bang galaw muna yung mga kamay? Sige na, para medyo ma-relax muna tayo ng konti. Very stressful, di ba? Nakalipas na araw, kahit yung mga balita talagang nagdudulot sa atin ng matinding pagka-stress o kaya naman yung damdamin natin, no? Ginagalit yung mga damdamin natin dahil sa mga balita na ating naririnig. Pero huwag muna natin yung pagtuunan ng pansin dahil ang paanyaya nga sa atin ng pagdiriwang, tayo po ay magpasalamat, tayo po ay magpuri sa Diyos, tayo po ay magsasaya. Naalala niyo po kahapon, sabi ni Elizabeth, sa pagdalaw ni Maria, pinuri ni Elizabeth si Maria at pinarangalan at ang sabi, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. So nakita yun ni Elizabeth kay Maria, kung kaya't yung kagalakan ni Maria ay gayon na lang, hindi ma-express sa salita. Kaya tuwang-tuwa, masayang-masaya. Hindi lang siya, yung saya ni Maria na ibahagi niya kay Elizabeth at naramdaman din nung sanggol sa tiyan, no, sa kanyang tiyan. So masaya. Dapat masaya tayo. May problema, may pinagdaraanan, pero makukuha pa rin dapat natin makahanap ng dahilan para maging masaya. Sino ba malungkot dito? Ano ba ikinalulungkot nyo? Ha? Anong petsa na? Bakit ayaw mong sumaya? Bakit ba? Kung ilalagay natin sa isang kanta ang inyong nararamdaman kung bakit kayo nalulungkot, ano bang mga lyrics, ano ba ang pwede mong masabi kung bakit ka malungkot? Yung iba kasi malungkot kasi hindi magkasama yung pamilya, malungkot kasi walang pera, pero marami malungkot. Anong dahilan? Puso ang dahilan. Oh, gising ba? Sige, patutulugin ko kayo ulit. Ha? Sige. Tingnan natin po kung saan kayo makaka-relate sa mga kantang to na siyang nagiging dahilan kung bakit mas pinipili mong maging malungkot o kaya kung bakit ka nalulungkot. Eh magpapasko na. Sabi po na ibang kanta, Pasko na naman, ngunit wala ka pa.
Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Pag sinabi mo na, Pasko na naman. Eh last year ganyan din. Last year ganyan din. Tapos yan na naman ang idadahilan mo. Magkahiwalay kayo. Ano ba? Ang sabi naman ng iba, Sayang sinta ang sinumpaan at pagtitingin ng tunay. Nais mo bang kalimutang ganap ang ating suyuan at galaw? Yun pa rin ba? O baka ito? Kung diri... Mali pala yung tono. Kung dirin tayo sa huling awatin ang sarili na umibig pang muli. Kung di rin tayo sa huli, awatin ba ang puso kong ibigin ka? Ano? Wala pa rin. Lungkot pa rin. Lalong nalulungkot. Eh, sabi ng iba, ingatan mo siya, binaliwala niya ko dahil sa'yo. Ano ba? Itataas ko pa ba? Eh, sabi din ng iba, tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo, iisipin na lang panaginip lahat ng ito. O bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap lang na huwag ka nang lumihis. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Huwag mo kong iwan, aayusin natin to. Ano? Lungkot pa rin? Sige, hirit pa tayo. Pwede ba mag-request? Ito naman yung iba. Kaya nalulungkot. Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? O si anong paiiralin ko? Isip ba o ang puso ko? Okay naman. Sinong iibigin ko? Mahal ko o mahal ako? Ah, litong-lito ah. Eto, sabi ko na nga ba, dapat nung una pa lamang, di na umasa, di naniwala. Hindi tayo pwede pinagtagpo, pero di tinadhana. Hindi na posible ang mga puso'y huwag nating pahirapan. Suko na sa laban, hindi tayo pwede. No, iyak na ba? Ngal-ngal na ba? Ito naman sabi ng iba. Ano nga ba ang tono nito? Sabi ng lyrics, no? Wala namang mababago sa pagtingin ko sa iyo, pero kaibigan lang ang pwede kong ialay sa iyo.
at kung higit pa ron, pasensya na, di ko makakaya. Pare, kaibigan lang kita. Pero hindi naman lahat ganon. Hindi naman lahat medyo may kirot. Hindi naman lahat ay talagang nagmumokmok. Mayroon din namang talagang nagpapasalamat. Ang sabi ng kanta, at ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di paasahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. So ano ba sa inyo? Ano ba yung nararamdaman ninyo? Bakit lungkot na lungkot? Bakit ang lulungkot? Eh ngayon, nagsusumigaw yung ating mga pagbasa. Nag-umaawit dahil sa saya. At ano yung dahilan para maging masaya? Kasi binabalikan yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanila. At yun yung nawawala sa atin. Lagi tayong nakafocus dun sa sakit, dun sa nararamdaman natin, laging nakasentro sa iyo. Eh pero sa mga pagbasa, anong sabi sa unang pagbasa? Sa aklat ni Samuel, si Ana nagbabalik, tuwang-tuwa, nagpapasalamat, napapakanta sa sobrang kagalakan sa ibinigay ng Diyos sa kanya. Ganon din si Maria. Sabi nga po, no, ipinahayag ni Maria yung awit, no, ang awit na ito, ang puso ko'y napupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. At binalikan yung mga dahilan kung bakit siya masaya, kung bakit siya napapakanta. Maraming ginawa ang Diyos kahit noon pa. Bakit hindi mo subukang balikan ang ginawa at mga ibinigay sa iyo ng Diyos kesa doon sa sakit na nandiyan? Aray! Ouch! Kaya tuloy, hindi mo makita yung dahilan para maging masaya, itatlong araw na lang yung dahilan ng ating pagsasaya. Mapupunta na dyan, makikita natin yung sanggol dyan sa sabsaban. Tapos ikaw, kung di rin ikaw. Oh, sana ngayon mas makita mo ang dahilan kung bakit ka malungkot. Kasi gusto mo. Kasi dahil sa iyo. Kasi laging nakasentro sa iyo. Hindi ikaw ang sentro ng mundo. Hindi ikaw ang sentro ng daigdig. Lalong hindi ikaw ang sentro, hindi ikaw ang buhay ng ibang tao. Ang buhay natin nanggagaling at manggagaling sa Diyos. Pero sana po, kung nakakaisip tayo ng mga kanta para maging malungkot, makaisip din tayo ng kanta para maging masaya at sasabayan natin ito ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Nandito ka pa, buhay ka pa, kaya mo pang magpuri sa Diyos. Huwag kang madamot magsabi ng thank you sa Diyos. Huwag kang madamot no, na magpasalamat sa Diyos. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bilang pagsunod sa halimbawa ni Maria, purihin at pasalamatan natin ang Diyos Ama na dahil sa nag-uumapaw na kabutihang loob ay ibinigay sa atin ang kanyang bugtong na anak. Ang ating itutugon, ipagbunyi kanawa namin, Panginoon. Ipagbunyi kanawa namin, Panginoon.
ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, tulad ni Maria, naway makinig sa salita ng Diyos at gawin ang lahat ng paraan upang ipalaganap ito. Manalangin tayo. Ipagbunyi kanawa namin, Panginoon. Ang mga ina, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at bukal ng pag-asa sa mga sandali ng pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Ipagbunyi kanawa namin, Panginoon. Sa ating pagpaparangal kay Maria, ng isang natatanging lugar sa ating mga buhay at sa ating mga tahanan. Naway, magpasidhi ito ng ating pagpapahalaga sa kanyang anak. Manalangin tayo. Ipagbunyi kanawa namin, Panginoon. Ang mga dukha at api sa pamamagitan ni Maria, naway makaahon sa kanilang kalagayan. Manalangin tayo. Ipagbunyi kanawa namin, Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook Live at ang lahat ng panalangin na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap ngayong inihahain namin ang mga alay sa inyong dambana upang sa pagdiriwang namin ito kami ay dalisayin ng pagpapala mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niya ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagyantapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababahang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ayan.
iligtas mo ang iyong bayan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumarating naming tagapagligtas nang may gawang karapat-dapat para maiharap sa ikapagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalad sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Lingapin mo po ang mga kapatid naming nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.